Malapit lang pala to, yung binibenta nito. Bili ako nito. So ginawa niya, kahit alas 10, maganda na
24 hours open. Okay, open pa pala. So ginawa niya, bumaba siya ng bundok, sumakay siya ng Camaro niya. Yan, Camaro yan ha. Pumunta siya sa city, malapit lang eh. Mga dalawang oras lang yung garay. So yan, 24 hours open. Ngayon, binili niya yung, ano, ito, chainsaw. Okay, pagkabili niya, ito, sabi, boss, ito magkano yan? 10,000. So binili niya. Pagbili niya, may sasabihin pa yung may sasabihin pa yung detail sa kanya. Pero ginawa niya, dahil magpapadali siya, uwi na siya, excited na siya eh. Excited na siya. Okay, pagkagising, pagkagising na kayo magdali, ako, gagamitin ko na to. Grabe, makakarami ako nito, 30 minutes. Lima na kami napuputuloy ko. Oh, grabe, ang aga niya. Sabihin natin, 7 o'clock siya. Nagputuloy ng pulo. Sino mo na nila? Ganun ang ginawa niya? Ganito, pang, pang, natapos siya ng 10, natapos siya ng 5 PM. Alam niyo ko yun ang puto niya? Dalawa. Dalawang ngipin na ito, mabol. Grabe yun. So sabi niya, bumalik siya. Eto ito pa, binalikan niya eh. Ngayon, sinabi na ito sa may-ari. Bakit ganito? Umili ako ng chainsaw niya sa'yo. Kala ko makakaputo niya. 5 in 30 minutes. Bakit ganon? Dalawa na puto sa akin yung ngipin ng chainsaw. Sabi niya sila, kasi ganito yan. So, kaya ginawa niya, ganito po yan. Ginawa niya yung chainsaw, nalagay niya gasolina, pinaandar niya. Ah, ganyan ba yan? Alam niya, dali lang pala. Ginawa niya, hindi na naman natapos yung benta. Hindi ba sarang pa siya? Ginawa lahan, sabi niya, dali lang pala yun. Alam niya, binihirapan pa ako. So, sabi mo kalakuloy siya next time. Nagpuno na naman siya ng puno. So, ito, nalagay niya gasolina, gasolina na, direct agama niya. Pag-andam niya, umandaw. Pag ginawa niya, ganun pa rin. Pass! Pang! Pang! Wala na putol. Wala na putol. Ibig sabihin, natapos siya, ay po pala. Wala siyang nangyari. Wala nangyari sa kanya. Binalikan niya. Sabi niya, bakit ganun? Ginawa ko naman. Binukso ko naman yung ano. Ganito kaya, sir. Pagkatapos ko kasi buksan niya, kung umandar yan, ganito ang paggamit niya. Ganun. Ganun ang paggamit. So, ano moral lesson ng story? Lala. Moral lesson ng story, huwag kang maging acne. Alam niyo yung acne? Alam ko na yan. Siyempre kanina, di ba? Pagkatapos pag-andar, umalis ka agad siya kasi sobrang excited. Alam ko na yan. Alam niya na kasi kung paano daw gamitin. Pero pagkatapos niya, pagka-uwi paggamit niya, mali pa rin paggamit niya. Kasi hindi siya nakinig dun sa ano. So yun, huwag tayong maging acne. Ano kaya huwag tayong maging acne? Yes! Kasi once na maramdaman mo yung acne, yan yung makakapagpabagal sa'yo. Tama. Naniniwala ba kayo? Okay? When you stop learning, you will stop learning. Tama. Tanungin mo yung mga uplines dito na kumikita na ng malaki. Tanungin sa kanila kung patuloy pa rin sila nag-aaral. Meron ba mga uplines dyan na ano? Tanungin sa kanila, patuloy pa rin nag-aaral yan kahit kumikita na ng 100,000 yan. 900,000 a month, nag-aaral pa rin yan. Kasi nga sabi, you stop learning, you will stop learning. So marami na ako siyang sinabi, no? Ito, may good news ako sa inyo. Okay. Iba eh, no? Good news sa inyo, hindi naman talaga ako yung speaker dito. Excited? Excited, pero. Speaker natin, dati siya call center agent. Mga call center agent na dito? Meron, pero ayaw makin. Dati siya call center agent, kumikita siya doon, 12,000 a month. Okay? Mula nung namulat siya sa mundo ng network marketing. Ngayon, kumikita siya 200 to 300 a month. Gusto niyo ba kumita ng 200 to 300,000 a month? Yes! 1,000 pala to, ha? Yan. Gusto niyo? Yes! Ito pa malupit dyan. Siya yung top 2 earner ng company. Grabe! Gusto niyo ba maging top 2 earner ng company? Yes! Okay, hindi ko napapatagalin ha. Yung speaker natin ngayon, malupit talaga to. Artist. Idol ko to. Ayun, sabi nga nung iba, artista talaga to dati. Pero narami yung network marketing, tinuloy na dito. Okay? So hindi ko napapatagalin. Para sa tao to, 1,000,000! Grabe, gusto nyo ba kibaman? Yes! Bakit pagpalakpak pa lang, hindi nyo nakaya? Tama eh. Diba? O sige, ulitin ko ha. Thank you.
kwentang sa todo, hindi naman basahin, di ba? Wala po ba yung mga TV sa bahay nyo? Wala. Sa mga tinakilala sa ano, nga pala si Kenny, si Enda, you can call me Ken for short. Sabi nyo nga, Ken? Ken! So pwede nyo tawagin Ken, and before I get involved here, dati po ang call center agent, kag tama yung sinabi ni Edsel, eh kung tinignan natin, napakalaya na ginagawa ko ngayon sa ginagawa ko dati. Eh napakalaya rin ko na meron sa akin ngayon kumpara sa dati. Kasi naniniwala po ako sa kasabihan na if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Yung Tagalog, kung paulit-ulit natin gagawin yung ginagawa natin, matatanggap natin, ganoon pa din. Agree doon? Yes! Sabi natin tambay ako ngayon, tumambay ako isang taon, next year ano meron sa akin? Tambay pa rin, tama ba? Okay, so ibig ko lang sabihin, kung ano yung ginagawa natin ngayon, mas maganda nagdadagdag kaysa nagbabawas. Kung gusto mo pa, para mabilis, baguhin mo siya. Kasi kung hindi effective yan sa'yo, ibig sabihin, inulit mo pa siya, tendency, yung mangyayari yung resulta, same pa rin. Kasi kalawa mo bago mo na meron sa atin, kung di natin pabaguhin, o dadagdagan, ginagawa natin, will you agree with me? Yes! Okay, tapos ito pa sa pabase na may training natin, we're gonna talk about on how to invite. Okay, I'm really sure. Kung sa iba sa inyo, first time sa ganito klaseng business, sino may mga first time na sumali sa network marketing, taas ang babay, yung tipong in-explain sa'yo, binilugan ka, tapos di ka na makatulog. Wala ka nang inisip, kundi pairing-pairing. Lahat na nakikita mong tao, bilog-bilog na nasa isip mo, pinagbabangga mo sila sa utak mo. Yung letter na lang sa'yo, imbis na A hanggang Z, A, tsaka B na lang, di ba? Direction sa'yo, hindi na, wala nang forward, tsaka backward, left and right na lang. Diba? Tapos yung word na Powell, parang kasama na sa buhay mo talaga. Powell? Dati, wala. Ngayon, kada text mo, may Powell sa ulit. Sige, ako yung Powell, babay! Normal na sa'yo. Okay, in short, nag-iba ka na. In short, nahawa ka na namin. Kasi mga baliw po kami. Okay mo magpabaliw? Yes! Okay mo magpabaliw, huwag na magpapatanga. Kasi ang baliw, may ospital. So, tanga, wala na. Last point, paano kamay mo? Ras mo lang, taping mo na sa kanan mo, huwag kang tanga. Last ko yung kaliwang kamay mo, buwin. Last ko yung kaliwang kamay mo. Tapingin mo, hindi ako tanga, baliw ako. Okay? Grabe magsulat si Edsel, nagigilaw. Isang story parang yan, ha? Isang buong whiteboard kailangan na i-upload, you know? Okay. Ulitin ko, sino po yung first time na sasalis o sumali o nakakita ng ganito? Nasa ka may deep road? Dami. So, ibig sabihin, nandito pa tayo sa point na nangangapa pa tayo. Yung tipong trial and error. Okay? Kasi pag nagkaka-error tayo, doon tayo natututo, tama? Kung sinubukan mo ng effective, natuto ka rin. In short, hindi na natin kailangan magkaroon ng trial and error. You know why? Kasi pag may error, nasayang yung time mo, nasayang yung resources mo, nasayang yung effort mo. Tama mali? So the reason why we have trainings every day para po malesen yung mga error. Kaya lang kasamang palad, sinasabi kong matinang training, ayaw pa. So hindi ko ha, pag sinabi kong matinang training, dapat pumunta ka especially kung naniniwala ka talaga sa gagawin mo dito. Yes. Kung talagang pinapangalagan mo itong training na itong negosyo na ito, sisirosoy mo siya, tama mali? Alam mo, masakit na sa ginagawa natin kung gano'ng kadali pumasok, gano'ng kadali lumabas. Kung gano'ng kadali sumali, gano'n din kadali huminto. Tama, mali? Tinin mo naman 888, 1,000, 2,000, ano ba naman yan? Pero I'll give you a story. For example na lang, you have 1 million. Itong 1 million na to, tinanabaho mo yan. Grabe, talagang pinagpawisan mo yan, parang kitain mo yan. Hindi na nga pawis tumalabas sa'yo, dugo na eh. Kakakayon. Inipon mo siya para makapag-negosyo ka. Itong 1 million na ito, blood money yan, ibig sabihin, pinaghirapan mo. Okay? Papangalagan mo ba hindi? Ngayon, syempre, wala ka nang ibang alam gawin, nag-resign ka na eh. Matanda ka na, retiree na. Itong 1 million na ito, ano kaya kadalas ang gagawin? Negosyo. Negosyo, itataya lahat sa loto yan, tsambahan na lang. Diba? Kadalasan yung negosyo. Pero, it doesn't mean meron tayong pera, successful ang business mo. Tama mali? Kung tayo sa DTI, tanongin nyo, grabe. Ano ba, first 3 months na mga negosyo, palit agad ng business na yun kasi nalulugi. Ibig sabihin, at least 90% ng mga first time magninegosyo, tugi agad. Hindi ko po yun dini-discourage kasi hindi naman po tayo ganong klaseng negosyo. In this kind of business, you know, you don't need to pay for business permit. Tama mali? Tama. Eh ganyan, oh, meron ka pang permit bago mo ito. Ang permit mo. Diba? DTI, wala na. So, yung company na bahala na. Aside from this, we don't have to pay for the location. Am I right? Yes.
Actually, everywhere is your office. Kahit nasa pa, may staff, post, office mo yun. Basta may ilang mesa, pwede mag-bilog-bilog, office mo siya. Ito man hindi. Misa niya, kahit wala ka ng mesa, basta may patungan ka lang. Nakakapag-marketing plan ka eh. Tama mali? Okay? So anyway, ang malaga dito, nasa isip natin yung negosyo natin. Kasi once na naisip mo siya, nasa isip mo siya, mahirap na pumakura. And one thing, para matatap sa isip mo yung ginagawa natin, is kailangan ulit-ulitin mo pakinggan. Sabi mo nga, pakinggan. Talagang wala kang choice. Kung gusto mo maging makabisado, kung talagang maintindihan isang bagay, kailangan mo siyang ulit-ulitin. Tama mali? The reason why we know addition, kasi nung elementary tayo, grabe, ilang buwan pinag-aralan yan. Alphabet, hindi ka pa marunong. Ilang taon? Tama mali? Okay, pronunciation, lahat-lahat. That's why, kung ano yung alam mo ngayon, effective ka na dyan. For example na lang ganito, no? First time mo sa kahit anong bagay, wala kang kalam-alam, ang tendency, magtatanong ka. Yes. Tama ba? Kaya lang, kadalasan yung iba, ayaw magtanong. Ang ginagawa, tira agad, kaya pag nagkamali, wala na. Mali-mali yung way na pag-invite, mag-invite, oh, sama ka sa akin sa networking ko, mga lupit ito. Yung ano, yung parang pyramiding, alam mo yun? Kasi acne, kagaya sinabi ni Edsel, alam ko na yan. Ibig sabihin, ayaw ko din ang training. Balik tayo dito, 1 million, kinayo mong negosyo. Magandang mong negosyo. Anong magandang negosyo sa 1 million? Except food cart at network marketing. Ano na isip ka? Computer shop, pwede ito, kasha? Magkano isang unit? Sabi na, hindi, yung sagad naman, maganda naman, huwag 10,000, baka pension to lang yun eh. Baka 25,000, pwede na? Pwede. Times natin, sabi natin mga 30 units. 750,000 yan, tama mali? Meron ka pa magkano? Siyempre, renovation ng lugar. Kahoy-kahoy, lamesa ng mga computer. Sabi natin 100K, pwede na yun? And kung linya ng mga kurente, tapos aircon, sama muna. Sabi natin, dalawa aircon. Another 100,000. And yung 50,000, sabi na natin para sa mga maintenance, etc. Malinaw? So, yung 1 million mo, nandiyan na, okay na. Tanong ko, itong negosyo to, seseresoy mo hindi? Seseresoy. Baka dumating sa point na kahit ayaw mo gumising, gigising ka. Tama ba? Kung walang customer, walang customer, may gagawin ka wala? Bakit? Kasi yung puhunan na ginawin mo, yung pinaghirapan mo, tama? Baka pa dumating sa point na kahit ayaw pa matulog, hindi ka pa matutulog. Gagawa kasi ng parang para yung cost, yung computer shop kung magkaroon ng ano? Customer. Kasi pag walang customer, ano mangyari? Sarado. Pag nagsara, babay ang? 1 million. Tama? Si Sir Soy mo ba yung nilabas mo 1 million? Yes.